Hello po sa lahat. Muli po, ako ang inyong Senior High School ICT Teacher, Ruby T. Santos, para sa panibagong tutorial video. Ang gagawin naman po natin this time ay ang paggawa ng e-portfolio gamit ang cellphone instead na desktop or laptop. Majority po sa ating mga estudyante ay cellphone ang gamit nila, so most applicable po ito sa kanila. Okay, so still, ang gagamitin po natin na applications ay Google Site. Okay, ang difference nga lang, sa cellphone po natin i-access ang ating Google Site. Okay, ang unang-unang step, we have to access our Google web browser. Okay, from our mobile device po or from our cellphone, hanapin natin ang ating Google web browser shortcut icon. Kiklik lang po natin yan para i-access natin ang ating Gmail. So, tiyakin po nating naka-sign in tayo sa ating Gmail account. Pagka-sign in po natin sa ating Gmail account, ma-access na natin ang mga Google Apps. Kiklik lang po natin yung 9 dots in a square na magbibigay sa atin ng access or link going to our different Google Apps. So, pagka-click po natin dyan, i-display niya yung mga commonly being used Google application. But since Google Sites is not commonly being used, hahanapin po natin siya by clicking the more from Google. Pagka-click po natin from that button, yung more from Google, magdi-display po itong panibagong window. Click lang natin yung explore all products para mahanap natin si Sites. Okay? So from the different Google application products, hanapin po natin yung kanyang link para kay Sites. So, ayun po yun, yung site. Pagka-click nyo po dyan, lalabas yan. Sabi niya, to create or edit a site, go to Google Sites on your desktop. So, would that mean na hindi tayo pwedeng gumawa ng ating portfolio gamit ng Google Sites kung cellphone lang ang ating ginagamit? Pwede naman po. We just need to enable the desktop site. Paano po yun? Kiklik po natin yung button dun sa taas, yung may arrow up, or dun sa ibang mga cellphones, probably ang icon na nakalagay dyan ay yung 3 dots to give us more options or more access. Pagka-click po natin, yan, lalabas po yung mga other menu, kay menu commands or other options or access. Pagka-click po natin dun, hanapin natin yung desktop site. Kiklik lang po natin yung desktop site para ma-enable si Google Sites on your cellphone. Ayan po. So, naka-enable na siya. Pwede na natin siyang gamitin. At kung mapapansin po natin, ang interface niya ay the same, katulad lang ng paggumawa tayo ng e-portfolio sa Google Site gamit ang ating desktop or laptop. Pag-click po natin nung blank, yung may plus sign, lalabas yung mismong working environment or working interface po ng Google Site, which is the same as the working environment pag binuksan natin ang Google Site gamit ang ating desktop or laptop. Okay? First thing po, edit natin yung ating site name. Okay? Site name. So, dun sa untitled site, kiklik lang natin. Okay? Lalaki yung ating paglalagyan or yung ating window para ma-type natin yung site name natin. Halimbawa, nilagay ko Ruby's profile or Ruby's portfolio rather. Okay? Madi-display na po dun sa upper part yung pangalan na tinype natin, which is Ruby's portfolio. Po. Tapos po, pwede na rin natin i-edit yung ating page title. Pag kinlik mo yung dun sa may your page title na placeholder, magkakaroon siya ng icon, yung parang pencil. Click lang natin yung pencil para makapag-type tayo. Matatype na natin dun yung pangalan ng ating page or page title. So, halimbawa, tinype ko po is my portfolio. Paano ko namang i-edit yung text formatting? Po, i-long press lang natin para ma-enable yung ating text formatting. Long press, tapos isi-select natin yung buong words or buong title ng page natin. Tapos pwede na po nating i-edit yung font name niya, yung size ng font natin, yung formatting niya, kung naka-bold, italic, underlined, yung color ng ating mga font or text color, pati ang kanilang alignment. As part of the editing ng page title, pwede din po natin i-edit yung ating placeholder mismo, such as the background image. Okay? So, katulad din sa desktop,
at laptop na ginagamit natin for Google site, meron siyang option para ipalitan yung image natin as the background image. Pwede ka mag-upload, pwede ka mag-select sa available image ng Google Sites. Pwede rin nating palitan yung ating header type. Okay, header type po natin, same options pa rin po tayo. Pwedeng cover, pwedeng large banner, pwedeng banner, o di kaya title only. Ngayon po, na na-edit na natin yung ating page, okay, pwede na tayong mag-create ng panibagong page. Under po, dun sa Pages tab, click lang natin yung plus sign button dun sa pinakababang part. Pagka-click natin yung plus sign button, okay, kiklik lang natin yung option na new page. Dalawa kasi ang bibigay niya na option, either new link or new page. So, dun tayo sa new page. Pagka-click nyo po ng new page, yan, di-display na niya yung new page window para i-type natin yung pangalan ng page natin. So, halimbawa po, maglalagay ka ng page for the profile and output of our student. So, gagawa ka ng dalawang new pages. Okay, tapos, i-click mo lang yung done. Okay, pagka-click ng done, ma-add na po siya doon. So, ayan po, meron akong tatlong pages. Si home, yun yung unang-una kanina na in-edit natin. Kasunod si profile, kasunod si output. Paano ko naman lalagyan ng sub-pages si output? Halimbawa, gusto po natin ilagay written work tsaka performance task. Okay? Ikiklik natin si output para matiyak na naka-highlight siya. Tapos po, ikiklik natin yung 3 dots dun sa gilid niya. Okay? Yan pong naka-emphasize dyan or nakabilog. Okay? Kiklik lang po natin yan para lumabas yung mga sub-command or other options anong gagawin natin. Okay? Piliin po natin yung add sub-page. Po. Tapos, pwede na tayong lalabas ulit yung sub-page window na kukuhanan or pagtatypan natin ng pangalan ng sub-page natin. Like written work and performance test. After that, pwede na tayong mag-add ng content sa page natin. From the insert tab, pwede na tayong pumili ng layouts. Alin ang gusto natin sa mga pagpipili ang layouts na yan para maging placeholder o paglalagyan ng mga outputs natin, MOBs natin or evidences na masasabi natin part of our portfolio. Po. So, ayan po. Halimbawa, pagka-click ko ng dalawang options na may image, lalabas na po yun as placeholder dun sa aking page ng performance task or sub-page na performance task under the outputs page. Po. Ayan. Kiklik ko lang yung plus sign dun sa placeholder para ilagay ko na yung content na gusto kong ilagay doon. Then, may mga options ka. Pwedeng mag-upload ka ng image. Pwedeng mag-select ka ng image pagka nasa Google Drive na natin yan. Pwedeng maglagay ka ng file. Either Google Slides, either Google Sheets, either Google Doc na nandun sa ating Google Drive. So, may mga other options po tayo na pwedeng ilagay. So, on my case, nag-upload ako. Performance task na sample code. Okay? Considered as task number 1. Okay, after adding the content, let's assume na tapos na natin, na ilagay na natin yung mga pages, na ilagay na natin yung mga evidences or our outputs, captured image or mga pictures of files na kailangan natin as part of our portfolio, the next thing that we were supposed to do is to publish it. Okay, oh by the way, pwede natin i-edit pala yung placeholder natin. Okay, pwede po nating palitan yung background image pa rin ng ating placeholder. Okay, yung atin pong option there, tapos select image lang tayo, pili tayo sa available image natin. Then click, select. Ayan po. So, the next thing is to publish the portfolio. Bakit kailangan natin siyang i-publish? Kasi unang-una, pag hindi po yan publish, tayo lang ang nakakakita. Okay? So, we need to share it. Pag pinublish na natin, magiging viewable na yan to those selected persons that you want it to share. Kung kanino natin siya i-share. So, ikiklik lang natin yung publish. Pagka-click natin ng publish, lalabas po yung publish to the web window para ilagay mo yung web address. At pag available yung web address means hindi pa nagagamit ng iba, so i-allow kanya to publish it. Okay? Click lang natin yung publish button, then our e-portfolio that is created in Google Site is now ready for distribution. Paano natin i-distribute? Paano malalaman ng iba't makikita yung content natin?
Okay? By merely clicking on the link button. Okay, yung link button po, yung parang kadena dun sa taas. Okay, pagka-click mo ng link button, i-display niya ito, yung publish site link. Ibibigay po niya sa atin yung created link natin. Tapos, i-click lang natin yung copy link and isi-send na natin yan. So, kung estudyante tayo, kiklik lang natin yung copy link, send kay teacher yung link para makita niya at ma-view niya yung laman ng portfolio natin. Kung tayo naman ay mga teachers na gumawa ng e-portfolio natin, kiklik lang din natin yung copy link, isi-send kay school head or to anybody that we want to show our e-portfolio content. So, yun po ang paraan or process kung paano gumawa ng e-portfolio gamit ang Google Sites using our mobile devices. Thank you very much po. I do hope that you have learned something from this video tutorial. Again, this is Rubiti Santos. See you on my next video.